Good evening, everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you, before I do, Bridal organizers, for inviting me to this wonderful evening event na makakasagot sa ating mga tanong about wedding preparation, especially sa formalities. These are actually the formalities of a wedding, yung ating documentation. Because meron ding magiging problema kapag hindi natin naitama yung ating mga documents. So masakit sa ulo kapag meron tayong mga submitted information sa government, kapag nandoon na sa kanila ang kamay, nasa nahawakan na nila yan, it will be hard for us to correct any typographical errors or any non-compliance to the marriage law, the family code. Lalong-lalo na kapag kayo ay mag-a-abroad. Kapag kayo ay titira sa ibang bansa for life, ayaw nyo na makita Pilipinas, diba? Iti-check nila yung inyong mga documentation at susundin nila yung batas ng bansang pinanggalingan ninyo. Okay, good evening everyone. I'm Angelo Ibase. I'm the founder and managing director of BCIDP Law Group Philippines. For this portion, the BCIDP Law Office will be in charge. So, para maintindihan natin ang lahat ng ating mga pag-uusapan ngayong gabi, I'd like to start with the Philippine Constitution. Mm-hmm. Ang Constitution ay agreement between the people and the government. So, ang intention palagi ng ating Constitution ay magagandang intention. Follow this agreement and you have a peaceful life. Follow what we have agreed upon in this constitution and you will have a prosperous life. Parang ganun ang ano niyan, ganun ang spirit ng constitution natin. So the more we follow, the more we comply with it, the more the government can do their job well. Okay? So every nation, nagsisimula lagi yan sa constitution. Now, before the constitution that we have now, which is the 1987, merong 1935 constitution, which is the Commonwealth government under Manuel L. Quezon. Yeah, then we have the 1973 constitution, which was promulgated after the Marcos declaration of martial law. Okay? Kumbaga, pag nagkaroon ng bagong constitution, ibig sabihin, maraming na bago. Maraming na amend, na revise, or na palitan. Okay? Then, na dumating ang Cory government, nagkaroon tayo ng 1987 constitution. Yan po yung na enact noong administration ng Aquino government, 1987, which is still in effect up to now. Before this constitution, mayroon pang nauna, which is the Civil Code of the Philippines that took effect 1950. This is right after the war, no? Natapos yung war natin 1945 eh. So pagdating ng 1950, may civil code tayo na influenced by the American government. So most of the law na nandito sa ating civil code ay influenced by the American government. And anong laman ng civil code? In book 1, there is the persons and family relations. Diyan natin makikita yung civil personality, citizenship and domicile. Then, the family code. Nandyan, sama-sama siya sa civil code before. So, when the Aquino government took over, doon pumasok yung ating family code. Kumbaga, hinugot nila from the civil code yung portion ng family para baguhin yung maraming aspeto ng pagpapamilya at pagpapakasal. So, una sa pagpapakasal, then sa pagpapamilya. Hinugot nila doon from the civil code, which became the family code of the Philippines na tinawag na EO number 209, Executive Order number 209. Okay? So, ito na, magpapakasal kayo. Siyempre, merong okasyon na tinatawag, which is the celebration na nangyayari lamang ng isang araw. We call that wedding. Kaya kung mapapansin nyo, merong kasabihan na a wedding is a day, a marriage is a lifetime. Before you can go to the marriage
period, you have to prepare for the wedding day, no? So normally 1 year your engagement, so in 1 year's time na yan ay inaayos ninyo dahan-dahan isa-isa yung mga documentation ninyo. So kung kumpleto naman kayo sa documents simula na lumabas kayo sa mundo, simula sa birth certificate, wala kayong dapat problemahin eh. Di ba? Kung maayos yung pagdodocument ng inyong birth certificate, wala dapat maging problema. Tuloy-tuloy lang dapat yung proseso. Kukuha ka lang ng kopya, then submit mo. Tapos yung pakakasalan mo, ganun din. May sarili siyang birth certificate. Walang problema sa pangalan. Walang problema sa edad. Walang problema sa gender. Then, everything will just flow very smoothly. Diba? So, ito yung explain ko kanina. When President Aquino enacted the Family Code of 1987, this was intended to attune to contemporary developments and trends. Marami na lang kasi yung pagbabago na gaganap sa ating kultura at sa ating pamayanan, no? Kaya maraming kailangan baguhin sa pagpapakasal ng bawat pamilyang Pilipino. So, ito na yung unang sinabi sa Family Code, no? I'll just move quickly. Although yung unang mababasa nyo rito, sinasabi ng batas kung gaano kahalaga ang pamilya sa ating bansa. Ang mandato ng Estado is to protect the sanctity of marriage. So yun ang nakalagay sa ating 1987 Constitution sa Article 15, which is hindi pa napapalitan up to now. At mukhang hindi naman siya dapat palitan dahil talaga namang foundation ng bansa ang bawat pamilya. Okay? So any doubt na nangyari sa inyong kasal will be resolved in favor of the validity of the marriage. Ibig sabihin, anuman ang problema sa papel, anuman ang problema sa ceremony, anuman yung problema sa documentation, any doubt will always be resolved na mayroong kasalang naganap, na mayroong valid na marriage. So isa-isayin natin ngayon yung mga dahilan na nagdedeklara para maging valid yung marriage ninyo. Okay? So the marriage law ay nagsisimula yan sa Article 1, no, ng Family Code. Sa marriage, pag pumasok ka raw sa kasal, lalong-lalo na sa Pilipinas, ito ay dinidikta ng batas yung terms and conditions. Ibig sabihin, yung duties and responsibilities ninyong dalawa bilang mag-asawa ay dinidikta ng batas. Unlike sa ordinary contract, pag meron kang pinagagawang bahay, halimbawa, meron kayong agreement, doon sa terms and conditions ng contract na yan, pwede niyong pag-usapan, pwede niyong pagkasunduan. Ano man ang ilagay niyo dyan, as long as hindi lumalabag sa public policy, morals, customs, yan ay kinikilala ng Estado, ng batas. Okay? Unlike sa kasal, sa marriage, ang terms and conditions ay tinatakda ng batas. Wala tayong pwedeng ilagay doon na sarili nating kondisyon pag tayo ay nagpakasal. Okay? Kung ano ang sinasabi ng Family Code, yun ang gagampanan natin habang tayo ay nabubuhay. Okay? So, Article 1, the parties must be male and female. So, hindi pa allowed sa atin ang same-sex gender. Wala pang law na established for that. So, okay. Huwag muna tayong maghanap ng batas tungkol dyan, ha? Because ang normal na dapat magsama ay yung male and female lamang. So, the Supreme Court has already stated that in a marriage contract, there are three parties. Sino yung three parties na yan? The man, the woman, and the state. Yung estado. Yung pangatlo. Okay? Kaya nga, sila yung nagtatakda kung ano yung magiging duties ninyo sa isa't isa. Considering that the state provides for the duties, privileges, and restrictions which are deemed written into every marriage contract. Bawat bahagi ng marriage contract ninyo ay mayroong tinatakda ang batas na duty ninyong dalawa.
So unlike the ordinary contracts na pwedeng ma-terminate or mapawalang visa ng parties kahit anong oras, basta ginusto ninyong dalawa, pwedeng ma-invalid ang inyong kontrata kung ordinary contract. Pero kung kasal, ito ay napuputol lamang through death or upon a court declaration of nullity or annulment. In other words, pag nagpakasal ka, walang atrasan. Okay? Hindi na pwedeng umatras. No turning back. Yeah, kaya pag pumirma, pumirma, yun na yun. Okay? You committed yourself fully to that person. Okay? So, requisites of marriage, Article 2 ng Family Code, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. Ano yan? Legal capacity of the contracting parties who must be male and female. Legal capacity. Dinefine ng ating Family Code yung edad para matawag kang legal, yung kapasidad mo para ikaw ay ikasal. Yung consent ay dapat freely given in the presence of the solemnizing officer. Ibig sabihin, yung nagpapakasal, buong puso, kusang loob na binibigay niya yung kanyang consent, yung kanyang pagpayag na magpakasal sa taong yan sa harapan ng solemnizing officer. Consent freely given. Walang nakatutok na baril, walang nakatutok na espada sa harapan ng altar, okay? Kasi noon usong-uso yan, ano? At gunpoint. Gunpoint. Okay. Oo, nauso yan dati, Miss Beth, na shotgun wedding. Yes. Pag ginawakan, yeah, pag naghinawakan lang sa kamay yung anak, pakasalan mo yung anak ko. Yo, pag nahawakan pa lang sa kamay, kailangan ng pakasalan. Article 3 of our Family Code. Ano ang requirements pa? Dapat may authority ng solemnizing officer. Saan kinukuha ang authority nila? Sa ahensya ng gobyerno. Sinong ahensya ng gobyerno ang in charge sa pagbibigay ng autoridad nila? Philippine Statistics Authority or PSA. Yan po ang ahensya ang inatasan ng gobyerno to issue or to facilitate the issuance of authority of marriage solemnizing officers. Ano pa ang susunod na kailangan? Requisites daw ng marriage? A valid marriage license. Yes. Minsan may pagkakataon daw na hindi kailangan ng marriage license. Mamaya malalaman natin kung ano yung mga pagkakataon. Yan. Yeah. You wanna find out. Yes. Pag sinabing valid marriage license, ito ay galing sa inyong city hall kung saan kayo nakatira. Number 3, a marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than 2 witnesses of legal age. Now, the question is, pwede ba tong i-online marriage? Pwede ba tong i-online wedding? Kasi ang sinasabi ng batas ay personal declaration. Harap-harapan, face-to-face na pagsasabi doon sa nagkakasal na tinatanggap nila ang bawat isa. Okay? Yeah, kasi sa online marriage, may mga sinasabi sila sa kongreso na paano mo makikita sa video kung may tinututok na baril doon sa tao habang habang nagsasalita ng I do. Pwedeng hindi makita sa video pag pinipwersa pala yung isang tao exactly na magpakasal. Okay? Next, who can get married? Sino daw yung mga pwedeng magpakasal? Before the Family Code, under Article 4, ito sinasabi ko na civil code, kahit 16 years old sa lalaki, pwede na magpakasal. Sa girl, 14, having reached the age of puberty, pwede na rin magpakasal. But that was before 1988. After that law, court records show volume of marriage breakups because they are too young to understand and unprepared for the lifelong relationship of marriage with its attendant responsibilities. So, nung makita nila na maraming nagpakasal na edad 16 and 14, a few years after, dumami yung mga kaso ng paghihiwalay. So, sumuko kagad. Dahil nga, siyempre, sa edad pa lang, makikita mo na yung
immaturity na tanggapin or gampanan yung kanilang responsibilities as husband and wife. Mm-mm. Yes. Then Article 5 sa Family Code ngayon, any male or female at the age of the age of 18 years or upwards, not under any of the impediments mentioned in Article 1738, which we will see later on, may contract marriage. Anyone daw, babae man o lalaki, nasa edad na 18 pataas, ay pwedeng magpaksal, having reached the age of maturity and freedom of judgment. Yan po ang sinasabi. Yan. Now, the rule on marriage ceremony. Ano ang rule natin sa marriage ceremony? Sabi ng Family Code, ano ba ang kailangan kapag tayo ay may seremonyang gagawin? Wala daw prescribed form or right for the solemnization of the marriage is required. Hindi sinasabi ng batas, hindi nire-require ng batas na dapat ay may misa, dapat ay may Christian symbols, dapat may mga rituals na ganito. Wala pong requirement na ganun. So, ano man ang gawin ninyong klase ng sumpaan, yan po ay hindi illegal. So, kung ano man yung ritual nin gusto ninyong gawin, na gusto nyo, habang nag-aido kayo, may dumadaan na aeroplano, yung ganun. Sa Chinese, may ganun eh. The personal appearance of the parties is required. No? Kailangan talaga. In the presence of the solemnizing officer and two or more witnesses. So, dalawang witness ang kailangan. Legal age. 18 din pataas, hindi pwedeng 18 below or 17 below. Okay? Kailangan ng may witnesses. Dalawa ang minimum. So, whoever that is, pwedeng kamag-anak or family member kasi hindi naman tinakda ng butas na hindi dapat kapamilya. So, kahit sino. Basta legal age na witness. Na naiintindihan din, kaya legal age yung inahanap na witnesses para naiintindihan din niya kung ano yung nakikita niyang nangyayari. Na ito ay kasalan, ito ay may lifetime effect sa dalawang ito, sila ay sumusumpa sa buong sangkatauhan, no? Buong mundo yung sila sumusumpa eh, kahit na konti lang yung guess mo, you are declaring to the world that you are committing to each other for a lifetime. Yun ang epekto niyan. Especially when you do that in the Philippines. Ganun kahalaga yung tingin ng bansa sa inyong sumpaang ginagawa. Okay? Now, sino ang may karapatang magkasal? Persons who are authorized to solemnize marriages in the Philippines. Article 7, sabi dito sa number, section 1, any incumbent member of the judiciary within the court's jurisdiction, yung mga judges and justices of the Supreme Court, CA or Court of Appeals, Sandigan Bayan, and Court of Tax Appeals have jurisdiction to solemnize marriages nationally. Yung kanilang authority granted by law ay pwedeng magamit sa buong bansa pag binitbit nyo sila. Unfortunately, hindi nyo naman sila mabibitbit nowadays. Okay? Siguro, nung unang panahon, allowed. Pero lately, pinagbabawalan na silang lumabas to solemnize marriages outdoors. So, pag tinanong nyo ang mga korteng malapit sa inyo, either RTC or MTC, yung mga judges doon, ay hindi po yan pwedeng magkasal sa labas. Okay? At kung meron man na nagkakasal sa labas, na judge, ay yan po ay dangerous, no? Kasi pwedeng ma-question ang inyong papeles. Okay? Pwedeng masabi na irregular dahil merong isang kaso na nangyari na meron silang judge na binitbit na lumabas dun sa city na kanyang nasasakupan at nag-solemnize ng marriage sa ibang lugar, sa ibang city na labas na sa kanyang jurisdiction. So, yan po yung kaso ni Dumagtoy. Mababasa niyo po yan. Kaya, nowadays, hindi na sila pwede lumabas. Sa korte, sa korte ang solemnization. Okay. At magbibitbit na lang kayo ng witnesses.
At hindi nyo pwedeng idikta sa kanila na baguhin yung petsa ng wedding, baguhin yung place ng wedding. Hindi po pwedeng i-dictate sa kanila yan. Dahil misrepresentation po ang tawag dyan at baka sila ay mawalan ng trabaho. Okay? Trabaho. Yes. Kasi ang mga couples natin nagseset ng weekends eh. Ang mga korte natin, Mondays to Fridays lang ang opisina. Before pandemic. Correct. Oh. Eh ngayon pandemic na, baka skeletal na lang yung pasok nila sa korte. So if you want to get the services of the judge dahil ang feeling nyo mas matibay yung authority kasi judge eh baka hindi marami pong ganun ano na preferred nila yung judge dahil mas matibay yung authority, ayaw nila dun sa mga pare, mga pastor, no, kasi magkaiba sila ng religion. So the more na hindi natin maintindihan yung batas, the more na mag-iisip tayo ng ganun. Okay? So, importante na naiintindihan din natin yung batas, kagaya nitong ating ginagawa ngayon, para hindi kayo mag-alala. Kasi, nagsisimula pa lang kayo ng marriage ninyo, eh, nag-aalala na kayo, no? Nai-stress na kayo. Saan ba tayo pakakasal? Kanina ba tayo pakakasal? Eh, magkaiba tayo ng religion. So, isang issue yan na hindi dapat nagbibigay sa inyo ng stress. Okay? tama. Oo. Agree. Yes, kaya yung purpose nitong ating webinar is to help you understand na ano ba talaga yung ating susundin na guide para tayo ay may peaceful mind when we prepare our documentation. Okay? So, any priest? Pangalawang binibigyan ng authority ng batas na magkasal ay mga pari, rabbi, imam, or minister of any church. Any church or religious sect duly authorized by his church or religious sect and registered within the civil register general. Yeah. Acting within the limits of the written authority granted by his church or religious sect and provided that at least one of the conflicting parties belongs to the solemnizing officer's church or religious sect. Ito ay malaking question na pinagtatanungan din ng marami. Dahil, siyempre, majority ng ating populasyon ay Catholics. Roman Catholics, tapos magpapakasal sila sa isang iglesia, sa isang Jehovah's Witness, sa isang born-again Christian. Eh, hindi naman tatanggapin ng Roman Catholic kung ibang faith yung mapapangasawa mo. Kailangan maging Catholic ka din yung mapapangasawa mo. Eh, ayaw nung mapapangasawa mo na magpalit ng religion. Pangalawa, gusto ninyo outdoor wedding. So, dito pa lang, complicated na. Now, kailangan nating maintindihan yung sinasabi dito na at least one of the parties belongs to the solemnizing officer's church. Siyempre, hindi naman natin mahihila sa labas ng simbahan yung Roman Catholic priest para magkasal dahil bawal sa kanila yon. Yes. Yung mga yung second option ninyo, yung religion na kinabibilangan ng pakakasalan mo. So kung Roman Catholic ka, tapos born again Christian yung mapapangasawa mo, yun ang second option nyo. Pupuntahan ninyo yung pastor nung mapapangasawa mo. Now, ang tanong, willing ba yung pastor ninyo na ikasal kayo? So, dun pa lang, magkakaroon na naman kayo ng stress. Ano ba yan? Parang walang gustong magkasal sa atin. Di ba? Dahil sa provision na ito. Ganito lang kasi yan, mga kaibigan, kung hindi natin masunod yung guidelines o requirements ng Roman Catholic, susundin natin yung guidelines na sinasabi naman nung pastor ng pakakasalan mo. Ano ang guidelines nila? Kung meron silang requirement na kailangan maging Christian ka din kasi Catholic ka, nasa sayo naman niya kung papayag ka na maging bahagi ka din nila ng pananampalataya. So dito lang naman sa atin sa Pilipinas, maraming
komplikasyon na ganyan tungkol sa religion dahil ang dami nating religion. Okay? Totoo. Yes, totoo yan. Agree. Yeah. So, para mas maintindihan natin yung batas kung bakit ni-require ito, hanapin natin yung idea. Ano ba yung idea na nasa isip nila nung ginagawa nila, nila itong batas na ito? Ha, tingnan natin. Pero before that, yung pangatlo na pwedeng magkasal ay ship captain or yes. Airplane pilot. Plane chief, yep. Yeah, kung sakaling naabutan kayo dun sa barko or sa aeroplano, excited na kayo, gustong-gusto nyo lang makasal, ayan po. Oo, habang lumilipad, pwede silang magkasal sa inyo. Ay, siguro doon nyo lang na merong papalit doon sa ano sa sa piloto habang kinakasal kayo. Okay? Number 4, any military commander of a unit to which a chaplain is assigned. So kung may a chaplain doon, halimbawa military kayo or isa sa inyo military, pwedeng magkasal sa inyo yung commander ng unit ninyo. Number 5, any consul general, consul or vice consul, para naman doon sa mga Pilipino na nasa abroad. Okay? Kasi yung ating law, yung ating bansa, ang extension nito ay located doon sa mga embassy natin sa bawat bansa. Yung lupang kinatatayuan ng ating Philippine embassy doon ay considered ng batas nila na extension ng bansang Pilipinas. Yun po ang reason kung bakit doon kayo pwedeng magpakasal sa Consul General kung kayo ay nandun. As if para din kayo nasa Pilipinas. Yes. Pang-anim, city mayors pwede magkasal. Pero syempre, kung ma-accommodate kayo ng kanyang schedule. So normally, kung family friend ng mayor, edi walang problema, di ba? Yan ay nakasaad naman sa local government code kasi dati inalis yung karapatan nila na magkasal. Pero biglang bumalik yan sa local government code, yung kanilang power to solemnize marriage. Now, under the rule 2.15, yung kanilang territorial jurisdiction, a well-defined but delimited area or place where a solemnizing officer can validly officiate a marriage. Ito yung sinasabi natin kanina na may area lamang sila kung saan pwedeng magkasal. Makikita nyo sa kanilang license sa PSA kung nationwide yung nakalagay or limited to a particular area muna. Area lang. Ito ay tungkol naman sa mga religious ministers kasi yung simbahan nila ay nagbibigay ng limit lamang sa kung sino or hanggang saan yung pwede niyang ikasal. Halimbawa, may bishop ng isang simbahan na itinayo. At yung kanyang parokya, nandun lamang sa isang lugar na yon, yung mga constituents lang doon or naka-residence doon, yung pwede niyang ikasal. Okay? So makikita yan doon sa mga home address na binibigay nila. Now, the area or place may be the whole Philippines or only part thereof, such as a region, province, congressional district, or a diocese. So you have to check kung hanggang saan ba yung authority granted doon sa nakuha ninyong magkakasal sa inyo. Mm-hmm. So this was a requirement written under administrative order ng implementing rules and regulations ng PSA governing the registration of authority sa mga nagkakasal. Sample ng license ng magkakasal ay ito po. So makikita nyo dyan sa box kung hanggang saan yung authority ng nagkakasal sa inyo. The territorial jurisdiction for the purpose of solemnizing marriage covers the entire Philippines. So may makikita kayong ganyan. Pag nakalagay dyan, covers the entire province of Batangas only, eh hanggang doon lang yung pwede niyang kasal. Yeah. Eh paano kung family friend siya? Tapos sa La Union yung kasal ninyo. Pwede siya magkasal doon sa La Union. Pero yung papeles ninyo, ilalagay niya Batangas na ganap. Oh, I see. So poproteksyonan na lang niya ang kanyang sarili kung sakali mang may magreklamo. Oo.
Bakit mo nilalagay na Batangas diyan? Isa La Union kami kinasal. Isa La Union. Yes. Oo. Oo. So kailangan there's going to be a conflict. Yes. Ganyan ang ginagawa nila kung family friend halimbawa wala siyang magawa. Mm-hmm. Siya lang yung talaga mm-hmm. pwedeng magkasal. So ilalagay niya sa place of marriage ay Batangas dahil yun yung kanya authority. Dahil pag hindi niya nilagay yung Batangas, lumampas siya. Makakansela yung kanyang license. So sir, okay, license. I have a question po. Mm, what if my fiance is foreigner? So and we plan to get married here in the Philippines. Now, foreigners are required to go to their embassy here in Manila upon arrival. Kung mm-hmm. papakasal, he should go to his embassy. And the PSA has directed all the embassies in the Philippines to issue a certificate of legal capacity to marry. So it's a PSA requirement. So binigyan ng template yung mga embassy natin kung anong mm-hmm. klaseng legal capacity yung gagawin. So it's a usual certificate na siya ay single, pinatutunayan ng embassy na siya ay single back home sa kanyang home country. Kaya lang, may mga embassy tayo na hindi sila connected database. Yung database nila, hindi directly connected sa home country. So, ang ginagawa nila, kagaya ng US at United Kingdom, pinasusumpa nila yung alien. Pinasusumpa nila yung foreigner na ikaw ba ay nagsasabi ng totoo, na ikaw ay single, wala kang marriage record sa iyong home country, pinasusumpa nilang ganun. So, hindi na nila ito sinusumpaan mismo ng Consul General. Yung tao, yung affiant mismo, ang pinasusumpa nila. I have a follow-up question regarding that, sir. I have my hubby in here as well. So, he's from UK, and then we did a research regarding the affidavit that he needs to do with regards to the sworn statement. Is it honey? So it has something to do with the sworn statement, and upon reading the gov.uk, they don't really require him to do the sworn statement anymore. So what they're just requiring him to do now is have an affidavit which is posted also in gov.uk, and then it just needs to be notarized here in the Philippines, and he doesn't need to go through the sworn to the embassy to do a sworn statement. I'm not sure if it's just changed to the this pandemic, because again it is pandemic. That's why we're here as well, because we just want to make sure that we have the correct papers that I talked too much. yes, the United States also has the same rule during this pandemic, so they changed that requirement because of this pandemic. They don't want more people to come to the embassy. So they issued a memorandum telling the foreigners to just execute an affidavit in lieu of legal capacity to marry. Nakalagay doon that he is single, that his parents are blank, and that he intends to marry blank, which is supposed to be your name, then pwede lang inotaryo any notary public within the Philippines. So yun na yung bagong requirement ngayon because of the pandemic. Okay. Sure. Kasi medyo nag-uumpo kasi kami last time, kasi some website says na dapat ganito, and then some website says dapat ganito. So yun po pala talaga. Yes, ang tamang website talaga dyan yung mismong galing sa government ng kanyang bansa, kasi maraming website lumalabas na hindi naman yung kanilang bansa yung author. So better check the author ng website mismo. True. Okay, thank you po. Yes. Sir, another question. So, hindi ko alam kung appropriate yung question ko, but because I checked, my fiance is from South Africa. So, we are trying to process everything. And based on the South African embassy, so he needs to submit yung parang senomar, letter of no impediment.
But the problem is, South Africa, you know, the way they process their documents takes a long time. So like for that Senomar to be processed, it will take 6 months. But he's coming here in 2 months. So, and my parents, they want us to get married here in the Philippines. So, is it possible to just like have like a sworn statement, yung gano, yung manunumpa, tapos the yung senomar is parang to follow? Possible okay. Ba yun? Okay. Same as the United States and UK embassies na nag-issue na lang ng memorandum to declare under oath that you are single, because that document speaks for himself na siya ay single. Accountable siya kung ano man yung sabihin niya doon na hindi tama. So he can be charged with he can be charged with perjury for not disclosing saying the truth. Yes. So that's the purpose of that document. Kaya hindi na siya pinakikialaman ng embassies. Now, in your case sa South Africa, the same objective din naman 'yan when PSA asked them to issue legal capacity to their citizens now na may pandemic, the your fiancé can issue the same document. And suportahan mo na lang ng Senomar ng Philippines. Katunayan na wala siyang pinakasalang Pilipina dito. And that's for your peace of mind din. Okay po. Diba? Oo, kaya yung Senomar nila, matagal yan, hindi nahanapin yan. Yung affidavit mismo, kasi it's also stated under the family code na pwedeng mag-affidavit kung sakali yung embassy hindi kayang mag-issue ng legal capacity. Makikita natin yun. Okay. Provided na talaga ng batas yun. The marriage license is given by your city hall. Siyempre, kung sino yung Pilipino, dun ka mag-a-apply ng marriage license sa city hall mo mismo. Of course. At the office of the Civil Registrar General. Ito yung opisina sa city hall na nagre-record ng mga birth, marriage, at death sa kanyang municipality, sa kanyang nasasakupan. Sa ka nakatira, doon ka mag-a-apply, at isasama mo na lang siya para sa pag-attend ng seminars required, kung meron silang seminar na nire-require o kailangan niyong umattend sa labas. So, depende yan sa schedule na binibigay nila or availability nila. Now, this marriage license is good for 120 days under the law. So, 120 days, which means it's also 4 months. Okay? So, kailangan makasal kayo sa loob ng 4 na buwan. Pwede. Yan. Okay, magpapakasal on the 121st day. Expired na yun. Yan ay pinoproseso upon filing of your application, ipoproseso for 10 days. So, maghihintay kayo ng 10 days. Kailangan nandito si foreigner. Hindi siya pwedeng umalis. Bakit pinopose? Para sabihin sa buong Pilipinas na siya ay magpapakasal kay ganitong Pilipina. Sino man ang kumukontra ay pumunta dito, lumapit. Okay? At sabihin ang kanilang pagkontra. Okay? So, yun po yung kailangan nating intayin na 10 working days. Yan. So, valid ba ito sa buong Pilipinas? Valid po siya anywhere in the Philippines. Article 20. Kahit saan kayo magpakasal sa buong Pilipinas, sa Apariman, o sa Hulo, o sa Palawan, valid po yan. Okay? Sa within 120 days. Ang next question na lang ay yung magkakasal, yung license ba niya ay valid din nationwide? Okay? So that's the question. Oh. No valid marriage license? No valid marriage. Kapag invalid yung nakuha ninyong license, pwedeng ma-invalid ang inyong marriage papers. So magkakaroon ng serious issue talaga yan kapag kayo ay magmamigrate. So, you have to make sure that your marriage documents are compliant to the Philippine family law. Kasi yun ang tinitingnan nila eh. Whether pupunta kayo ng Canada, whether pupunta kayo ng US, iti-check nila yung marriage law ng parties. Kung nasunod nyo ba, kung na-comply nyo ba. Kabisado din nila ang ating batas. Okay? Now, ano ang dapat i-submit?
certified true copy ng birth certificate or baptismal. Mm-hmm. So, kaya dinagdagang baptismal kasi merong walang birth certificate. Mga pinanganganak. Yes. Mga pinanganganak na hindi na-rehistro sa hospital, yes, hindi dumaan sa hospital, pero hindi nakakalimutang pabinyagan. Okay? Ganyan tayo eh. Oo. Walang birth certificate pero hindi nakakalimutang pabinyagan. Kaya hinahanap yung baptismal bilang kapalit ng birth certificate. Okay. Okay. Yung number 2, naka-close out na yan kasi sedula yan, which is already an obsolete document. Obsolete, yan. Yes. Hinahanap yung sedula. That's good. Tapos, pictures ninyo yung dalawa para makita yung mga itsura ninyo na talagang existing kayo, existing person. Oo, kasi merong ganun na nagpapakasal na gumagamit ng ibang pangalan. Tapos, for purposes of panloloko, gagamitin siya para makakuha ng something. Okay. Ang nakakatakot po diyan. Do you really have to appear? When you submit your requirements or that's why hinahanap kayo. Sino to? Pag representative yung nag-apply, hahanapin yung nakasulat doon. Sino to? Ikaw ba to? Hahanapin kayo talaga. Yan. Now, sa parties na 25 years old pataas, kailangan ng family planning. Yung 24 years old pababa, kailangan ng family planning at counseling. Okay? Senomar, galing PSA, na katunayan, malinis ang inyong record, wala kayong dating kasal, at kayo ay single. This marriage. Yes. At yes, yan ay valid for 6 months. Mm-mm. Yan, after 6 months pwedeng magbago kasi ang record, kaya pakukuhanin ka uli ng Senomar. Oo, kasi sa bawat kinakasal sa City Hall, meron silang 6 months para ipadala sa PSA. Meron silang 6 months na period para lumabas sa database yung bawat kinakasal. Kaya 6 months lang yung validity ng Senomar. On the 7th month, pwedeng may changes na sa iyong marital status. Okay, alright. Kaya good for 6 months lang ang Senomar. If the applicant is a foreigner, ang kanyang requirement, ito nga, kagaya ng napag-usapan natin kanina, bukod dun sa affidavit na siya ay single, yung kanyang passport na hinahanap doon yung stamp arrival. No, pagdating sa airport, tinatatakan, di ba? Arrival date, tinahanap nila yan. Katunayan na nandito na siya sa Pilipinas. Kasi nga, wala naman tayong online marriage law eh. True. Yan. Number 3, kung divorce siya, kailangan niya magbitbit ng papers na patunayan na siya ay divorce. Okay? Yung copy lang, kahit hindi siya apostille or red ribbon, basta copy lang ng divorce decree niya. Okay? Pang-4, yung attendance, certificate of attendance sa family planning and marriage counseling and responsible parenthood. So, yung tatlong yan, na topics na yan, ay dapat ninyong maatinan para maging confident naman yung gobyerno na magtatagal kayong magsama. Okay? Oo. Magtatagal talaga. Oo, kasi itong topics nito, yung family planning, marriage counseling, and responsible parenthood, kapag wala kayong knowledge about all these topics, mahirapan kayo magpatakbo ng buhay nyo. Okay? True. Susukuan nyo kagad yan. Oo. Kaya, if you have the information about getting married, ano ba ang buhay may asawa, matitiis mo kung ano man yung makita mo sa pagsasama ninyong dalawa. Ah, ganito kasi. It's a good thing we have guidelines, no? At least we have crash course on the guidelines and how to get along well. Yes. For few years at least. Oo. Hindi lang papers yung paghahandaan ninyo. You need to study more about your relationship as husband and wife. True. Yeah. Para hindi lahat masayang yung mga
ginastos ninyo sa wedding day, yung mga investment na ginamit ninyo just to come here, to enjoy, to honeymoon pa, tapos correct. Only to, diba? Correct. Kailangan pag-ubusan ng panahon, attention, oras, yung pag-aasawa. Hindi lang yung wedding day. Ha? Hindi lang yung wedding day. True, okay? True. We have, I'm not sure if we have here guests who would be below 24 years old. Do we have, wala naman, ano? All of us are yes. above 24, right? Cool. Very good. So we don't have to... You are? You won? 23. All right. That was actually our question as well. Yeah. That's our question because I'm 27 and he's 23. Yeah, there's nothing wrong with the ages though. But I was supposed to read the one below what you were discussing, Angel. And yeah. It says there should be like parental consent and the parental... Was the other one advice? Advice, yeah, yes. Advice. Yes, yes, yes. Parental advice and a parental consent because it has something to do with the age ranges, right? Yes, so, yes. Yon, can we, since I've asked the ages now, and yes, we discovered that one of our guests happens to be a 23-year-old husband to be, so is he under that rule as well? Yes, he will ask his parents to write a letter giving consent to your marriage. Is it consent or just advice? Because it says a different... Yeah, it's under a different category. What's the difference between? What's the difference between consent and advice? The advice is verbal. The consent is written. Okay. Okay. Plainly said. Okay. The written. Yes. Written. So that's consent. Yes, okay. Yes. The advice is being given by the parents during the ceremony. Ayun. That's clear now. Yeah, kaya the minister is asking the family members who gave consent to this man to this woman, you know, may question at the ceremony na. Okay. Yes, during the ceremony. That's clear enough. All right. Okay, thank you. So that's all good, Juan. All right, cool. This is the marriage certificate form of the Philippine government. Mm-hmm. So every box, you will notice that there is a guide, your full name, your date of birth, your age, your place of birth, everything about you will be required to be written there. Even your parents. Sinong parents mo? Yes. Sanang address nila. Okay. So, only the Philippines has this kind of marriage form, huh? Really? Brother, yeah. The marriage certificate of other countries are very, very simple. The names, the age, the place of birth, ganun lang. Even the religion are not required to be stated in the marriage certificate of other countries. It's only in the Philippines. Ngayon ko lang alam yan, ah. So this will be the document that you will sign on the wedding day. Mm-hmm. So your minister should prepare. It's the job of the minister to prepare this document. All right. And you have to check if there are typo errors. Otherwise, once it's accepted by the government, it's hard to correct. They will tell you. They will tell you to wait for 1 year before it can be corrected. Ouch. That's a lot of hassle. Yeah, so make sure that you really check that before it's registered. Correct. Okay. Normally, that happens, yung mga correction should be a week before at least, right? Yes, a week before the wedding. Yes. Mm-hmm. Yes. So kung medyo busy kayo sa preparation, di nyo lang nakita or yung minister busy din, on the wedding day, bigyan nyo lang focus, bigyan nyo lang attention na i-check bago ka mag-smile-smile sa camera. Kailan minsan, Angel, dumarating yung minister. The minister comes by about an hour before the wedding time. Yes, pagka so it's pagka really pirma. A lot of difficulty. Yes, di ba? So yes. Parang wala na, lutang na, floating na ang ating couple. So sometimes they do not go through the details anymore. So I suggest you guys should have a wedding planner to do that for you.
Ayan. Kasi yeah, they can help, diba, Jel? They can help. As soon as the pastor arrives or the minister arrives, she or they would be able to check it before the wedding time. Kasi alam nila na yung mga details. Your coordinators or your wedding planner would have known all the details, this kind of details already prior to the wedding. Yes. So they would be able to help correct anything. Okay. Yes, and for them to validate the information correctly, titingnan nila yan sa marriage license application ninyo. So whatever you wrote there should appear exactly dun sa marriage contract. Kahit hindi na kayo istorbuhin, hindi na kayo guluhin. Basta dun na lang siya titingin. Correct. Yeah. So dapat talaga everything, all the details that you put into your marriage license application should be correct. Yes. Yes. Kung pwede nga, write in all caps para maintindihan yung sulat niya talaga. Yes, oo, print, all clear. All caps, yan. Yes. Okay, so moving on. Once your marriage certificate reaches the PSA database system, mako-convert siya into this kind of document na mayroong security number sa baba. Yan. And so this will take about 5 to 6 months kung hindi niyo siya ipapa early endorsement. So there is a service which is called early endorsement na pwede siyang mapunta agad sa PSA in 30 to 45 days time. Oh, that's fast. Oo, para lalo na doon sa mga kailangan umalis, bumiyahin na, so to travel. Yeah. Yes. So pwedeng ma-extend yan because of the pandemic. So ang experience namin lately, maabot ng 60 working days. Pero not 6 months na regular process. Yes. Oo naman. Shorter pa din. Yes, shorter pa din. Kaya kung aalis kayo, magagamit nyo na kagad. True. Yeah. Sige. Moving on. So, yeah. Rule on marriage registration venue, Article 23 ng Family Code, duty ng minister na nagkasal na bigyan kayo ng kopya kasi apat lagi yun. Yes. Yung isa sa PSA, yung isa sa City Hall na kung saan kayo kinasal, yung isa para sa inyo at yung isa para sa minister. Kaya apat lagi yung pinipirmanin nyo. At yan ay kailangan niya i-registro within 15 days after niyo makasal. True. Pag lumampas, magiging late registration na. Tatanggapin pa rin, pero late registration na. Now, sabi na po ang magpapa-register nun. Yung nagkasal. Yes. Yung nagkasal, yes. Duty niya yan, under Article 23. Yun. Kasi there are ministers, Angel, na after the wedding, they just leave the forms to the couple and have them register it themselves, which I believe should not be. Tama ba ako, Angel? Bakit pinapasa yung obligation ng couple? Correct. Linaw-linaw. Nasa batas kam. Minister, under Article 23, kayo po magre-register nito. Ganon. Panghawakan yun. Hold on to that. That's the law. Okay. Oh. Not on you. Not your responsibility. It's theirs. Yes. Okay. Next. I'm learning a lot. Now, yung marriage ceremonies natin, dahil nga sabi kanina sa Article 6, walang required form of ceremony. Hmm. Siyempre, dahil issue sa atin yung mga religions, mahahati mo lang naman sa apat na klase o limang klase yung ating ceremonies na pwedeng gawin. Okay. May misa, pangalawa, kung Christian, of course, may Bible readings, my candle offerings, my veil. Yeah, they expound on that. Symbolism. So mostly Catholic and Christian ceremonies ay gumagamit ng symbols. Yes. Sa Muslim ceremony, napakasimple din ang kanilang kasalan. At kung pure Muslim, marami ding ceremonies 'yan. So masusunod pa kanila talaga diyan yung tradition. Correct. Still, the requirement for the documentation ang masusunod kahit na anong passing ceremony yung gawin ninyo. Kung non-sectarian, walang Bible reading, walang religious rites, pero may wedding symbols, allowed pa rin ang batas niya. Okay? Yun. Now, sa civil ceremony, kaya tinawag sa civil dahil walang religious involved, religious discussion, pero merong rings.
importante yung ring lagi. Sa kasalan. Okay. Yeah. Civil so, ceremony. Okay. Yeah, also napag-usapan na natin to kanina. Frequently asked questions. Ayan. Ilang minutes pa tayo pwede, Miss Beth? Actually, we went past 8 o'clock already. But I guess we still have about 15 minutes to go. And if there are other things that we should or we could have, would have discussed, we can actually do a part 2. Actually, yes, Angel. Yes. Baka lang. There are more of the information that we are missing out because we don't have enough time. We can actually do a part 2, I was told. Wow. So, ikaw, you decide. If you think that there are other information that we should have known pa, yet we don't have time, we can do a part 2. We will still be there. So, we will schedule that. You're starting to plan for the for your future and you wanted to know the steps somehow. Mm-hmm. And this is where we should start. Our legal documents, yung mga requirements. Okay. Oh. And then, how about daw, sa document nila, merong wrong spelling. Like for the names nila, sa birth certificate, mga ganun-ganun. So, or maybe the wrong gender. Na male talaga siya, pero ang nailagay sa birth certificate, female. So, okay. What do they need to do daw? Okay. So, siyempre, kailangan muna. They need to flatten this out with their legal, ano, diba, papers. They have to, before doing the marriage license thing. Yes. So, correction of entries, kung malayo pa yung wedding day, may chance pa para ipapalitan sa City Hall kung saan nakaregister yung birth certificate. At ire-require ng City Hall na mag-submit ng ebidensya which shows the correct information, the right information. Kasi doon pagbabasehan ng City Hall yung information para i-correct yung typo error sa birth certificate. Dati dinadaan pa sa korte yan pero ngayon hindi na because of Republic Act 9048 pwede siyang i-correct kung mere typographical error lang. Now kung sex, kung gender naman yung problema, dumadaan sa korte kasi yan, kailangang patunayan na siya ay babae talaga or lalaki talaga. Hindi siya basta-basta pwedeng palitan. The court will also require a medical certificate from a qualified or competent doctor na talagang itatamin niya ito na babae siya o lalaki siya. Meron doktor na kailangan tumestigo. At ipapublish pa yan sa dyaryo para kung sino man tumututol, di ba? Kung sino man tumututol, eh pupunta sa korte para patunayan niyang hindi po yung lalaki yan, babae talaga yan. Ganun yun. Oh no. Pinapublish sa dyaryo yan. Complicated scene. I see. So now, ganun pala, that's what happens if it's like the case is like that. Anyways, another question is, how long does it take to process legal papers? Oh nga naman, how long po ba? Processing. From the time na ikasal o bago ikasal? Yung la preparations before wedding. If everything is available, birth certificate, no correction, no error. Senomar is also accurate. Tunay na pangalan, tunay na parents, tunay na birthday, walang problema. The other party, ganun din. Anytime you can apply for the marriage license within 120 days period nga pagkatapos yung ma-determine yung wedding date. So kung sakali na pagdesisyonan ninyo December, if you set your wedding on December, you should file your application for marriage license by October. Okay, that's talking about the validity of the legal papers that you're acquiring, the validity. Oh, yes, kasi yung marriage license good for 4 months lang eh. So that's 120. So, but how long does it take for us? For example, if we submit all the documents needed, how long will it take before it gets released? 11 days. I mean, your marriage license. 11 days. 11 days, okay. Yeah. Working days or does it consider the Saturday, Sunday or the weekends?
kasama ang weekends dyan, yung counting. So kung I yung have day a question of... regarding that. Ay, sorry po. I have a question regarding that. Since he needs to be here when we process the papers, di ba po? Mm-hmm. My question is, paano pag-aalis na po siya and he's not gonna be here within the 11 days of the release of the papers? Would that be okay? Aalis na siya bago ma-release, pero hindi pa kayo nagpakasal. Hindi pa po. Parang release lang po ng marriage license. Kasi since it's gonna take 11 days, he's not gonna be here for the release. So, okay lang po ba yun? Kung ako na lang yung magkukuha. Okay lang yun. Magiging question na lang dyan, nandito ba siya nung kayo'y kinasal? Yun. What I mean is, siguro what Angel means is, nandito pa siya nung kumuha kayo ng, nung nag-apply kayo. Nag-apply for kasi marriage. Kasi there might be a scenario, Angel, na nagsaglit lang nag-visit si Iwan, tapos he left, and then he comes back for the wedding day. Or for the wedding day. Dapat babalik siya. Para covered pa rin ng 4 months. Yes, within that span of time, he has to come back and do the wedding thing. Yes. Otherwise, okay, so 11 days. Bago. Yeah. Totoo, ang hirap. Panibagong application. So pag nag-claim po nung marriage license, okay lang po na kahit ako na lang kasi wala siya dito na sa alis. Okay. Akala ko po kasi hindi pwede. Yung pag-apply lang daw, kailangan may appearance. Kailangan kaya that's why pagdating ni Iwan, dapat apply. Yes. Kailangan nila kayong makita. Kailangan nila kayong makita personally and at the same time, umattend kayo ng seminar family nila. Yan, mga seminars. Yes. Family planning and so on. So, that's good. Mm-hmm. Okay. Is there available online seminars po kaya? Meron po kaya? Yung counseling, yes. Online seminar. Yes, yung BCIDP Exclusive School for Couples, kontakin nyo. Magaling yun. Pwede po kayang makahingi kami ng link if ever. Oh, yeah. He can share the link or how to contact them as well. I can vouch yung office na yon. Ay, sobrang ang gagaling talaga ng mga tao behind that office. Kidding aside. Yeah. Highly recommended. Yeah. Kapatid, parang pinaparang tinataas ko talaga yung upuan mo. Literally. Thank you. Anyways, Michelle, ikaw, may question ka pa ba? Ano po? Sorry. Okay lang. Ang tawag dyan, hindi ko lang kung appropriate yung question ko. Dilemma po kasi namin is, is it better to get married in the Philippines or in South Africa? But since my parents are quite traditional, like, no, you should get married here. So something like that. So that is one thing. But on the other hand, we also have we also have this problem because of COVID. So he needs to be here quite soon. So I told my boyfriend, like, I think you need to visit the Philippines before election or like change na administration. I really don't know. It's only in me. But you know, yung mga ganun or pag nagkaroon ng variant. So, priority is he will visit really soon. But the problem is yung certificate, yung letter of no impediment. Yun nga ang problema na it will take 6 months pa. So, ayun. My question is, for example, if we get married abroad, is it required that we must also get married here in the Philippines? Okay. Legally speaking, hindi required na ikasal uli kayo sa Philippines. Mm-hmm. Isang beses lang talaga dapat magpakasal ang tao eh. Mm-hmm. Kung sa abroad kinasal, Pilipina ka, ire-report mo yung marriage ninyo dun sa embassy natin. Ah, okay po. Pag natanggap na nila, makakarating ng PSA yun. Oo, kasi under our family code, pag nagbago ang status ng tao, kailangan siyang i-report. Kahit saan man bahagi ng mundo siya nandoon, kailangan i-report sa embassy. Yeah. Mm-hmm. Okay po. Ang isa po pa pong question is, sabi po kanina yung marriage certificate will take 5 to 6 months. So, yes.
if we get married here in the Philippines, and then it will be released 5 to 6 months, but will there be a problem if I need to move to South Africa before ma-release yun? Okay, ganito. Dahil foreigner siya, tapos nagpakasal kayo dito, wala pang marriage papers, sa airport pa lang, mapu-question na kayo. Bakit? Saan mo dadalhin yung kababayan namin, ha? Kasi ano ba ito? Human... Kidnap ba ito? Oo, kidnap. Doon pa lang. Kasi may human trafficking law tayo. Yes. Ah, okay. Oo. Kaya maku-question kayo sa airport. Pwedeng... Uh-huh. Pwedeng maiwanan ka. Okay? Okay. Hinahanap na yung marriage contract. Okay? Correct. Now, follow up. Kahit po, for example lang, magpakita ko ito, ano kami, oh. Parang I have evidence ba na parang pumirma kami na ano, ng contract, ganyan, may mga pictures kami, etc., etc. Hindi po nila yun, ano, acknowledge. Your Honor, will they be honored? Depende sa kausap ninyo sa airport. Depende sa kanyang judgment kasi may power sila na i-deny yung pag-alis mo eh. So, discretion nila yon. Pero, kung hindi naka-PSA yung documents mo, they will doubt. So, subject to verification pa yon. Kung halimbawa, may pictures nga kayo, may certified copy. Hindi nila papansinin yung mga pictures na yan. Ang papansinin nila, yung gobyerno, yung ahensya ng gobyerno where the marriage was recorded. So, pwedeng i-hold muna kayo, tawagan yung city hall, totoo bang may kasal na na-rehistro dyan, valid ba yan, o yung ganon. All these things can happen at the airport when you're supposed to leave. Yes. Such a hassle. Oh. Ang komplikado pa kasi sa Pilipinas. I feel you, Michelle. Yeah, and like... I feel you. Yes, and the problem is like, parang 2 years na to. Kasi, nag-COVID eh. Lang ganon. 2 years. I know. Now, follow-up answer dun sa unang question mo, kung pwede bang magpakasal uli kayo sa Pilipinas kahit nakasal na kayo sa Africa. Pwedeng-pwede, hindi siya illegal. Pero magiging formal ceremony na lang yun. Yes. Formality ang tawag. Just to please your family members here. Wala nang legal documentation required. Yes. Ah, okay. I agree. Okay, thank you very much, po. Very helpful. You're welcome. You're welcome. Okay, if I were you, Michelle, a little bit more time of waiting would actually be exciting. Choose. We've been waiting for 2 years. Yeah. How about 6 more months? Nandito na ba siya? Wala pa po. Ah, wala pa. Pero pwede na mag-travel lang February, ah. Niya. Yes po. So now we are trying to process a lot, you know, all the documents that we can process before he visits. Para kumbaga nag-umpisa nang mag-roll yung ano, yung mga kailangan i-process. Yes. Kuha na kayo ng senomal, kuha ka na ng birth certificate mo. Kaya na yun. Uh-huh. Yes. Yung sen number naman ko 6 months, right? Ano po, yung validity. Yes. Yung validity. Yes. Yes. Yung birth certificate walang expiration niya. Yung certificate lang ang release would be 6 months. So talagang you really have to wait for 6 months, Michelle, before you travel to South Africa. Yun ang sinasabi ko. Yung 2 years na kinaya nyo eh. 6 months pa kaya? Oh. How much more for that another? Tatawa si Christine, oh. I know. LDR ba kayo, Christina? I was stranded in the UK last 2020, and then we were together. We're like, yeah, can we just get married? But we can't get married there since I'm just in a tourist visa. And then when I got back, we can't go here because of pandemic. So we also waited 2 years. What I call the strongest couple. Same story, of all. Yeah, same story. I was in Vietnam. So like, okay. So strong. So it's like we're waiting, when will this pandemic end? Maybe we can add each other, Michelle, so we can help each other for that. Yeah. We need to get contact details. Good. See? Networking is effective. Thanks so much, guys, for joining us, and we hope that you'll make
it again on our part two. We're going to have it scheduled and join the, or rather invite the rest, because for sure we can really help them. Imagine having being able to help you guys. How much more if we have invited more? So again, my name is Vet Lauzon. I'm the face of Before I Do Wedding or Bridal Fair, which is actually done for now. We're doing it online, but we're aiming to have that in April, face to face at SM Mega Mall. So we're really praying na hindi na mabago ang our protocols won't be changed for now, because they said March 1 it's going to be ano na yon, Angel, level alert level number 1. March 1 sana Philippines, open up. Yes, gates open up. Open up for Michelle and Iwan and Christina. Anyways, thank you again, guys. We're gonna keep in touch, definitely, we promise. And then for sure, Angel will always be there if you need his help. Ayan, again, may marami po siyang kilala sa BCIDP Law Office. Maraming kilala. Pero actually siya lahat yon. Enrolled in one siya yon. Okay, so keep in touch with him. Reach out to him if you need help. Okay, for sure he will be able to help you out. Definitely, that's ano ko na yan, proven and trusted ko na yan. I've gone through a lot of difficulties. Not me, myself, my brides, my couples, those who are sought my help in regards to legal matters. I would always push them towards Angel. So yeah, and all of their problems were solved. I could just vouch for that. Again, thank you so much, and hope to see you soon. We will keep in touch, definitely. Thank you. You guys be safe. Bye. Forget the day when you said yes to me. It's amazing how we got this far. Everybody sees that I'm so in love with you. We have forever ahead of us. We will not rush. Let's stay together. It's gotta be love. This is the right time.